Sa painom pa. Sarap pa tuloy niya. Tapos yan yung kinakain mo. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching a pin. Nothing can kill. Alrighty, mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. Ngayong araw kasi, magbo-buffet mabaya. So, what better way para ma-optimize yung buffet na yon para masulit? Iba kasi kain ko pag after workout kumpara sa walang workout. So ang gagawin ko, gugutumin ko sarili ko bago mag-buffet, no? So ngayon, nasa gym tayo ngayon. Papasok pa lang tayo sa gym. Mag-workout ako ngayon, mga kaunggoy, para mamaya sa buffet, malupit. Malupit ang kain mamaya sa buffet. So kailangan ko magpagutom. Coach! Magpapagutom ako ngayon. Ayos, sakin! Kasi buffet mamaya, magpapagutom ako ngayon. Ayos, ayos, para mamaya, repeat. So ayan, shoutout nga pala dito. Yes, body girl, fitness buff. Hoy, sir! Idol dyan! Punta ka na yung key! Idol! Idol sa mga idol dyan! Sir, magbubuhat ako ngayon. Double program! Alrighty, mga kaunggoy. So, ito ang dapat nyong gawin bago kumain sa buffet. So, ayan. Siyempre, alam nyo na, bago magsimula mag-buffet, siyempre, mag-workout muna tayo, mga kaunggoy, para naman, gutumin talaga tayo para sulit yung bayad natin sa all-you-can-eat buffet. Ayan, nagsistretching na ako. Umiinom pa ako ng protein pre-workout, creatine, mass gainer. Basta lahat na, halo-halo na, lahat ng pinag-iinom ko. So, ang workout ko ngayon is chest day. Kasi, alam mo yun, para pag nasira ko yung muscle ko dito sa workout na to, mare-repair sa buffet mamaya kasi marami nga akong kakainin na carbs at protein. Kasi nga, all you can eat, no? Kahit ano, pwede kong kainin dun para sulit yung bayad. At dapat marami ang kakainin natin sa mga buffet para naman solid yung bayad, no? So, ayan, bench press, warm-up lang yan. Ayan, oo. Ang gaan-gaan lang yan. Siyempre, para sa akin, magaan. Yan. O, ayan. O, mag-i-ego lifting na ako. Ayan na. O, ayan. Akala ko may nangyari sa kabila. Tumigil pa ako doon kanina. Ayan. Ego lifting mode. Magbubuhat na ako ng sobrang bigat para magpapansin sa gym. No? De, joke lang. Huwag niyong gawin to. Basta, buhatin nyo yung kaya nyong buhatin. O, ayan. O, hindi ko alam kung ano ginawa ko doon. O, ayan. Oh, kita pa kilikili ko. Ayan, oh. Hindi pa ako nag-ait ng kilikili. Siyempre, hindi ako nag-ait ng kilikili kasi, ewan ko, tinatamad ako. Ayan, oh. So, yan, 100 pounds na siguro yan. Medyo nahihirapan na ako. This is my working set. Ayan na. Ayan na, mga kaunggoy, working set. Ginugutom na ako. Ginugutom ko talaga sarili ko para mamaya sa buffet. Dahil nga, pupunta kaming Vikings mamaya para sa birthday celebration ko. O ayan, pinakita ko pa kung ano yung susunod na bubuhatin ko. Ayan, 100, dalawang 50, tapos dalawang 15 ata yun. Ayan, nagpaspat na ako kay tatay, no? Kay sir, yung tagabantay dito sa gym. Ayan, nagpaspat na ako kasi mabigat na yan. 130 na ata yan. O, ayan. Ayan. So, syempre, all out tayo dito sa workout na to. Kasi nga, kailangan gutom na gutom ako pagdating ko sa buffet. Ayan. Nakita mo, ang pangit na ng mukha ko. Ibig sabihin, ganito kasi yun, mga kaunggoy. Pag nagiging pangit yung mukha mo sa loob ng gym, pag nagiging pangit ka sa loob ng gym habang nagbubuhat, ibig sabihin, effective workout mo. Ganun talaga yun. O, ayan, dinagdagan ko na ng 10. Ego lifting na talaga. Ayan. Dinagdagan ko ng 2-10, bale, hindi ko mabilang, basta, magkabilaan, 50, tapos 15, tapos 10, kayo na magbilang nun. Ayan, nagpaspat na ako, yan na, PR ko na yan during that time. Ayan, nakalimutan ko kung ano yan, 150 ata, mga nandun, nakalimutan, 130, 150, nakalimutan ko kung gano'ng kabigat yan. Ayan, nagpaspat na talaga ako kay tatay. Ayan, pumapangit na yung mukha ko. Ayan,
tumataas na rin yung sa ilalim, no? Yung lower body ko kasi nga ang bigat na nga yan. Ayun. Oh, natapos na rin yung bench press. Ayan, ego lifting pa. Ayan, oh. Syempre ibang araw na to kasi hindi ko na shoot yung iba kong workout nung araw na yon. Ibang araw na to eh. So ito na lang yung ginamit kong clip kasi ito naman din yung sunod kong ginawa. Nag incline dumbbell, dumbbell incline, no? Dumbbell incline 'yan. Oh, ayan, no. Ayun, no. Buti hindi masyado nakikita yung mukha ko kasi ang pangit ko na niyan. Sobrang pangit ko na niyan, mga kaunggoy, no? So hindi ko na lang pinakita. Ayan, ego lifting na talaga, 60 pounds dumbbell. Ayan. So yun dapat ang gagawin niyo, mga kaunggoy, bago mag-buffet. No, so after a few hours, bubuffet na kami. Ayun yung ginawa ko bago mag-buffet. At yun yung lagi kong ginagawa bago mag-all you can eat buffet. So kung ako sa inyo, kung gusto nyo masulit, gawin nyo yan, no? Mag-workout tayo na mag-workout para gutom tayo. Tapos gutom na gutom, malakas tayo kumain. Ayun lang naman ang tips ko, mga kaunggoy. Stay healthy, no? Nax, naging health and fitness channel na, putang ina. Ano to? Ano yung ginagawa? Tignan nyo po lang mesa namin, napaka-healthy, di ba? Napaka-healthy talaga. Napaka-healthy ng lamesa namin. Pagkatapos ng gym. May ganito, may ganyan. May ito. Tapos syempre hindi to mawawala. Oh. Gusto yun ang malala? Ano to, lalagyan ba to ng gatas? May gatas ba doon? Aday. Paano magpunas ng tissue ang mayaman? Eh pag mga ano lang, middle class. Eh pag ano, digoys. Wala subas. Putek. Pati t-shirt. Huy! Wow, sosyal! Sa pa, inom pa! Tapos yan yung kinakain mo! May tanong ko sa iyo kanina sa kanila, anong pinagkaiba ng Connie yung favorite ethics mo? Ethics. What they said! Hindi ko na maulit! Itong knife nasa right, tas itong tinidor nasa left. Di ba pag hinati mo, subo mo na lang. Taga saan ka? Taga ano yun? Mga British, ganun. English. Mga English people. So sila, matatalino sila. Yung mga Amerikano, ganito. Nakaganyan. Ito yung panghati. Tas pag nahati na, hindi ko na sa tinidor, di ba? Alam ko na gagawin nila. Hindi pa nila isusubo yan. Babalik na rin pa nila yan. Sa kanila isusubo. Alam mo na tawag doon? Hello. Oras. Alam mo yung gusto magutom ka na, pero dahil sa ethics mo na ganun, magpapanaw ka na lang. Tawag doon eh. Yung ubos mo na yung pagkain mo, pero hindi mo feel yung busog. Kasi sobrang tagal mong kumain. Dapat lang sinubo mo na, hindi mo pabaliktarin mo pa yung kamay mo. Oo. Paano pag Pinoy? Pag Pinoy, kakamayin lang eh. Ganon. Pero sinuwakan ko na, sige na, sinuwakan na. 3 days later. Grabe, nakakapagod na sa Cosmania Day 1. Goy, ito lang. Ano ito? Uy, ginagawa mo, Goy. Ginagawa mo. Nanda ko lang yung number 1 basher natin. Number? Nanda ko lang yung number 1 basher natin. Ayaw, mga basura. Oo, oh, diba? Okay na sila, okay. Ang hirap na alisin eh. Ang hirap tanggalin eh. Parang sila lang. Ang hirap ano yun. Ang hirap tanggalin yun. Tiga sa ulo, sinasabihan na nga, binabara na nga ng iba't ibang boss. Ooooooh! Kaya tanggal na din. Tanggal na din. Okay. Saka toxican ba? Ayun, ito yung bagay sa kanila. So, kasama natin si... Nagbabalik si Ralph. Yeah, sir, yes sir. Yan. Nagbabalik utang yun. Lagi. Punta ka na, lagi na ako sa vlog eh. Ano oras na ba? Probably nasa mga 12 na ato. Yun, nakapasok ka. Nakita nyo ba yan guys? Star Wars yan. Ay, ah. Para kami nasa Death Star. Kaya ano to? Star Destroyer o kaya Death Star 2? Sa tingin mo, sino mas bawas langit points? Tayo
or yung nagkakalat ng mga false information na kung ano-ano? Matik. Matik sila. Ay, dyan sila nararapat. Dyan nararapat yung mga toxic. Kinuha pa ni Kuya tuloy. Nakumakan ni Kuya. Akit na ulit kami. And then, we're gonna talk about, ano ba? So, mamaya, andun na naman ako sa Cosmania. Ah, hindi, nasa SM North ako. So, probably, paano ba to? SM North o Cosmania? Hindi, kasi, mamaya kasi. Pagdating kasi sa, after kasi ng SM North, sa Pirate Festival. Wow. Rekta ako ng Cosmania dahil andun ang mga CCPH. Mm. Kaso hindi nga lang makapunta to si Jairek. Yun nga, kasi kaya ang daming, kailangan kong gumawa ng pera. Yeah. Pera muna, pera. Grind. Tama. Para successful tayo, bro. Tama, pumogi si Jairek. Ganto kasi yun. Si Jairek pumogi. We are grateful na sa mga nakasali kami sa group nyo and binelcome nyo kami. Like, actually, technically, dapat hindi pa ako kasama kasi wala pa akong DC cosplay. So, pero ano, bigla akong pinasok. Kaya, well, hindi. Hindi naman kasi DC na kasi, alam mo, welcome tayo eh. Kasi alam nila mabubuting tao tayo. And also, DC sila gatekeeping. Ganun. Tunay na mga kapatid. So, supportahan nyo. Ito yung FB page namin. Cape Crusaders PH. Ayan. If meron kayong mga accurate suit or kahit any suit, basta DC, welcome na welcome kayo sumali sa amin.